Morning guys, ang gagawin natin ngayon ay mag-iikot ulit tayo sa bukid. So good morning kasi magandang umaga. So samantalahin natin kasi walang ulan. Kahapon maghapon ng ulan. So ngayon lang tayo mag-iikot. So sakto naman, walang pasok. Tara, sumahan niyo ako. Tara. Yan, ito ang attire natin ngayon guys. Pantalon tayo kasi marami akong grass cut nung nakaraan, nakati. So magpapantalon tayo ngayon para di tayo masugatan, tsaka tulog pa sila, umaga pa naman. Pagbalik natin di saktong gising na sila Kit-Kit, sila Sayon, tsaka si Mama Kat. A few moments later, yan, dito na tayo sa bukid. So, maglakad ulit tayo. Ah, madaming dapa oh. Kasi nung nakaraan may bagyo dito. Ay, di ba pinasok tayo ng bagyo. Ayan na. Ito ang palayan nila, father. Madaming dapa. Pero ano na, mature na yung bunga. So nag-antay-antay na lang to. Pero sabi nga nung nakausap natin yung katiwala dito kanina, Kuya Boy, may ano daw, mga puti-puti dahil daw sa ulan. So yan, ayan ang update dito. May video din si Kuya ka nung isang araw, nung Tuesday yata yon, na naghatid sila ng abono. So ito na yung kanila. Ito ulit yung dadaanan natin. So, lang, ito ang way na isa. Yung isang way ay doon sa kila Lolo, yung kabila. So doon natin iniwan yung, dito natin iniwan pala yung motor. At maglalakad tayo. Yan. Enjoy lang muna natin yung tanawin. Doon yung isang way, doon. Doon sa may rice mill. Pababa dyan. Paganyan. Yan, tapos pupunta na tayo doon. Tinignan ko pala yung, kasi doon sa taas, makikita yung palayan natin. So may parang burol-burol. Tinignan ko doon, ay parang hindi naagapan yung napansin natin nung nakaraang vlog natin, na pula. Parang natuluyan na yata. Eh hindi nga rin maka pag-spray kasi umuulan. Wala din, kung mag-spray ka, useless din. So kailangan ngayon, nag-araw-araw, ay makapag-spray dapat ngayon. Kasi para maka-recover, sana. Maganda naman yung sa parting taas, pero yung sa lugar kasi na yon, ay medyo masama ang tama. Yan. Ayan guys, oh, tinan nyo. Nakapantalon tayo ngayon. Kasi yung grass cut tumatama sa binti natin. Ang dami ko ng sugat eh. Kaya ngayon ay mag pantalon tayo. So, ito. Ayan. Maganda ng tanim nila. Palay nila. Ayan ang sinasabi ni Kuya Boy na may puti-puti. Ayan. Pero pag ikot-ikot dito sa bukid, lalo na kung may binibisita kang tanim na palayan. Yung nga lang, may porsyon na hindi natin may iwasan, na talagang hindi natin na-cure agad na nagkasakit yung ating palay. Ayan. Tawid ulit tayo dito sa bana. Dahan-dahan at malalim ang puti. Yan. Yung bana na yan, tawagin nila dyan ay Pidi Road. Uy, alim. Yan, yung daan yan. Yan, Pidi Road dyan. Hanggang doon, paakit sa taas. Hindi ko alam kung may pondo ang barangay dyan.
Pero tagusan kasi yan. Mula dito sa Embarasan, papunta sa yung kabilang ilog kasi na yan, Antipolo na. So, ang naghahati lang sa dalawang barangay na yan, ilog. Itong area namin ay Mapaya. Yung kabilang ilog ay Mangarin na. So, yung pwede road na yan, yan ang naglilink sa dalawa. Pag tag-araw, dyan dumadaan yung mga truck para kumuha ng palay. Nagaling dito sa looban. Yan guys, malapit tayo. Ayan o, yung dalawa ng bahay. Kung napanood nyo yung video ko, labasan pala yung kanila o. Yan. Nung nakaraang video natin, ipaikot-ikot naman tayo. Yung dalawang bahay na yan, lagi ang nakikita nyo. So, may kwento lang ako konti. Kung bakit ako may sarado sa mukha. Nung Tuesday, ay nag-field ako. So, alanganin yung alis ko sa bahay, mga 5. Nakarating ako ng manuot, mga dalawa kami ni Charles, ni JC, ay mga around 6. So, takip silim na siya, madilim. Ang nangyari, may masamang nangyari. Sa pagdadrive namin, mabagal lang naman ang takbo namin kasi nagkukwentuhan nga kami. So, sa pagdadrive namin, eh ngayon, tag-anin na, so bilaran ng palay. Ang nangyari sa amin, natumba kami. May pagkatanga ito. Kasi, yung bilaran ng palay, ay sa daan mismo. Tapos, yung daan, ay di kay may nakabilad na palay, ano? Yung sa daan mismo na yon, tinakluban lang ng luna. Hindi talaga siya inimis. Tapos pagtaklob ng luna, nilagyan, kinalatan siya ng bato sa palibot. So yung bato, tumawid sa kabilang kalsada. Nasakop niya na yung isang kalsada eh. Yung mga bato na pinangtakip nila o pinangharang nila dun sa kanilang binilad, ay natamaan namin. Maliit lang naman yung una, naibawi ko pa eh. Ngayon, yung pangalawang tama ng bato, yun, hindi ko na nakontrol. So, sumadsad kami. Tinamaan namin, tapos sumadsad kami. May mga galos kami, lalo na ako. Ang galos ko, isang muka. Sa pisngi. So, mababaw lang naman. Naman, pero, syempre, masakit. Pangatlong araw na ngayon, ang tama ko naman ay sa kamay, sa tuhod, tsaka sa konting part ng muka. Pero syempre, yun nga, masakit. Dito na tayo sa palay. Maraming ang ano, oh. Madaming hindi tumuloy na ano. Madaming ayun yung nakaraan, oh. Yan. Mamaya natin ituloy yung kwento ng simplang ko. Simplang ako eh. Pero mabagal nga lang, kagandahan. Ningatan pa rin tayo ni Lord. Kasi hindi mo inaasahan talaga ang disgrasya. Pero yun nga, naka-helmet naman ako pero half face nga lang, yun ang mali. Sabi rin sa akin nung misis ko, pag mga ganyang malalayo, ay mag-full face ka. Eh ako naman, hindi naman inaasahan nga din na gano'n mangyari. So, lesson learned na lang. Mahirap. Eh, buntis pa si Mrs. Eh, buti, mabait pa rin ang Panginoon at yung pag-iingat pa rin ay binigay niya. Pero yun nga, malapit na kami doon sa field. Ay, ganun pa ang nangyari. So, yan, dito muna tayo. Kung anong nangyari dito. Kamaya na natin ituloy. Yan. Marami palang ano. Parang parting baba. Ang
masama ang tama. So ikot-ikot muna tayo dito para makita natin. Ang daming puti-puti. Pero tuloy naman. May ibang hibla na pinasok ng tubig. May iba pang palabas pa lang. Tapos tatanong natin na maya. Sabi ni Kuya Boy kanina, kasi nakausap po siya doon sa may taas. Ang sabi ni Kuya Boy, isprayan daw ng pulyar para daw makabawi-bawi yung parteng baba doon. Doon sa parte na yon, doon. Para makabawi-bawi. Hindi naman sa ano, pero ayos pa din, maganda pa rin. Pero yun nga, dapat talagang ma-sprayan pa rin ito. Lalo na yun doon sa part na may sira. Ayan o. Ayan yung dalawang bahay guys o. Yan yung isang bahay. Tapos yun, yung may marami nakasampay na yun. Yung isang bahay. So gamit na natin ngayon yung tripod na binili natin sa Lazada. Ito, para kasi nanghihiram lang ako ng tripod dun sa kapatid ko na nagbablog din. Kilala nyo naman na yun. Ayan, may mga dapa yung palay natin, oh. Pero hindi naman totally talagang yan. Ayan yung palay natin. So, mag-iikot lang tayo. Same time, papawis na rin. Ayan. Dito, sa parte na to, magagandang konti ang ano. Pero yun nga, hindi kasi may maaano yung palay. Kasi siyempre, parang ang sugal yan eh. Pero, sure win. Kaya kung nasasabi namang sure win, siyempre, yung ginastos mo, mababawi mo rin siya. Kasi, bukod sa may palay ka na, babalik pa yung gastos mo. Ganun kasi ang hatian namin dito guys. Labas gastos hati. Para yung katiwala namin ay magpursige na pagandahin yung tanim. Kasi pag mas malaki yung ani namin, di mas malaki yung kanyang papartihin. Yan. Yan guys. Kausap po si tatay yung may-ari ng bahay doon. Ito nga daw, tinanong ko itong nangyari dito sa palaya natin. Ito na naman yung maputik, oh. Maputik na lugar. Yan. Tinanong ko kung anong mas magandang gawin pa dun sa may pula-pula na yon. So, ano na rin daw itong palay natin? Sukol na. So, hindi na siya aabuti ng Nobyembre. Mga katapusan na lang siguro ito hanggang katapusan. Pwede na tayong pa-harvest. Ayan. Puntahan natin ngayon yung ano. Nandito na ako sa may pabalik na ako ulit dun sa nakaraan natin pitak. Ito yung video nung nakaraan guys na maputik talaga. Itong parte na to. Ayan. Nakatago lang yung putik. Ayan o. Ayan. So, yun. Kung isprayhan pa daw ng ano yun, ng insecticide, hindi na rin daw yun, ano, sayang lang rin daw. Tsaka makaka-apekto na sa bigas. Kasi masarap, alam naman natin na masarap ang bigas nito, 218. At, yan. Kung pa-i-sprayhan pa, magsasayang lang ng effort, magsasayang lang ng resources. Kasi hindi na rin daw yan. Sabi niya nga, dagdag niya rin, hindi na rin yun kakalat. Kasi kung kakalat daw pala yun, mabilis lang. Siguro 2-3 araw lang kakalat na siya agad ng mabilis. Pero awa ng Diyos, greenness niya pa rin yung palay natin, na hindi ganun ka mabilis yung pagkasira. Uod pala yan, uod. So sa ugat mismo o kaya sa puno galing,
yun ang inaatake niya. Hindi ko lang, hindi ko naman alam yung tawag. Tinanong ko rin sa kanya, pero sabi niya lang, uod. Uod lang. Ayan guys, yung putik oh. Naputik talaga guys eh. Ayan. So pupunta na natin ngayon. Ayan, tatay ng dipwell doon oh. Yun. Tinanong ko rin kay tatay yung kapitbahay nating sakahan dito kung magde-dipwell siya, kung may dipwell siya. Pinakita niya sa akin meron siyang dipwell. Tapos tinanong ko sa kanya kung nag sibuyas o second crop. Sabi niya oo, nag second crop daw siya kasi nga may dipwell. Ang inaasahan niya sa second crop niya na tubig ay yung ilog tsaka yung dipwell niya. Pero itong nakaraang second crop niya daw, hindi siya nag dipwell or hindi niya nagamit yung dipwell kasi husto pa yung bigay na tubig ng ilog. So sabi niya rin mahaba daw kasi yung imbakan ng parang yung malalim ba sa ilog. So malaki, mahaba pa. Hindi siya nakulangan sa tubig. Kaya hindi niya nagamit yung dipwell niya. Iniisip ko rin dito sa palayan natin kung magpatayo tayo ng dipwell o magpagawa. Yan. Lapit na tayo dun sa pula-pula. Yan yung pula-pula oh. Kita nyo guys. Yan. So kagandahan din. Nahinog na rin yung palay. Yan. Yan oh. Yan yung pula-pula. Kagandahan din, mahinog na nga siya. Sabi niya rin, ano yun? May term siya eh, sukol ba yun? Correct niyo ako kung ano, comment niyo na lang. Hindi ko kasi alam kung anong tawag yan. Kasi kahit sa malayo, makikita niyo yan guys. Doon sa taas kanina, napansin ko kagad eh. Pero ang kagandahan, hindi siya lumawak, hindi siya lumaki. So, ganyan lang siya. Parang kumbaga sa ano eh, maliit na portion lang siya pero nakaka-alarma kasi bilang magsasaka at baguhan ka, bago sa'yo yan eh, hindi naman kagandahan lang talaga, hindi siya kumalat ng todo kasi kung kalat daw yan, mabilis lang. So ako nga, syempre beginner, syempre lahat ng nangyayari, lahat ng bago, tinatanong ko para alam ko. Yan. So, all in all naman, ganda ng palay natin. Yan lang ang problema ko. At pinag-iisipan namin dito sa sunod na cropping, pagka-harvest nito, sasabugan namin ng munggo para makabawi-bawi yung mga yung lupa pati. Kasi yung munggo, meron niyang enzyme sa ugat na nag-iiwan ng, hindi ko naman alam kung nag-iiwan o ano. So binabalik niya yung, mini-maintain niya yung quality ulit ng lupa. Meron sila yung mga agriculture na kaibigan natin ay maganda nga daw talaga yung mga root crops, yung mga nag yung katulad ng mga mani, munggo. Meron daw yan mga iniiwan sa ugat, parang bilog-bilog, hindi ko alam kung anong tawag eh. Mga agriculture dyan, comment naman. So yan, dito na tayo. Malapit dun sa ating pinasukan kanina. Yan, magmumunggo daw kami. So maghahanap na ako ng munggo sa mga tropa. Tatanong ako kung magkano tsaka saan meron. Yan o, kita nyo naman guys yung sinasabi kong nakaraan. So kagandahan lang, hindi siya talaga lumaki. So yan o, ganda ng palay. May mga konting hapay. Pero sana naman sabay, dedicate natin to kay Lord. Nakadedicate to. Tsaka nung nakaraang linggo, Pastor's Day ba yon? Nakaraang linggo. Dito namin kukunin yung pambigay namin sa kanila. So hindi ako nakapagbigay. Dito, inaantay ko pa ito kasi blessing. I-ano rin natin yung blessing sa kanila. Pero naka-pledge naman ako sa
sa mga pastors namin, pero hindi ko pa sinasabi. Pati doon sa praise and worship team namin, hindi ko pa rin sinasabi. Kasi dito ko pa kukunin. Ayan. A few inches later. Whoop! Kwentuhan ko kayo ulit yung nangyari sa akin sa manuot. Ayan guys, yung tama ko. So yun na siya. May nung una, siguro pangatlong araw na ito, no? Kwentuhan ko lang kayo habang pauwi tayo, pabalik. Ayan ang tama ko, isa, dalawa, tapos tuhod, tatlo. So mabagal lang kami na nagkukwentuhan kami ni JC, ni John Charles. Hindi naman namin, yun nga, sinasabi, marami rin nagsasabi. Saka talagang totoo naman, hindi mo naman inaasahan na madidisgrasya ka eh. Yun yung tinatawag talagang disgrasya. So, umuwi ako ng bahay. Nakaganto pa ako, nakaganyan, no? Yan, pag-uwi ko ng bahay. Pero ang sugat ko, basa pa. Basa pa talaga siya. As in, pag naanuhan siya ng tela, mahapdi. Kasi pag-uwi kong ganyan, sabi ko kay Mrs., Mama, may problema. Pero hindi niya pa napapansin. Kasi hindi naman masyadong paga yung mata ko pag nakatakip. Nakaganyan ako. Pakita ko sa inyo. Yan. So, di ba, hindi masyadong pansin pag nakaganyan. So, umarap ako sa kanya, nakaganyan, nakaganon. Pagbukas niya ng pinto, ano niya, may problema. Ano yun? Ang misis ko, pamaywang talaga agad. Ay di, binaba ko yung, ano ko, yung ganito. So, ano nangyari na naman sa'yo? Kaya na naman, ang sabi niya, kasi, na-disgrasya na ako ulit. Ay, na-disgrasya na ako ng maraming beses sa motor. So, ayun, halos karamihan nun, nakainom. So, yung mga nagiinom dyan na magdadrive, kung kaya nyo namang huwag nang magdrive o huwag nang uminom, gawin nyo na lang kasi para sa inyo din yun, para sa atin din yun. So ngayon, ang nangyari, disgrasya talaga. Walang impluensya ng kahit anumang alak. So hapon yon, papunta pa lang kami sa team. Oh, may bubog ko. Delikado. Yun. Ay, disgrasya talaga nangyari. Ayan. I-post ko rin yung picture ko. Pinapicture rin po sa kanya eh. Na yung sariwa pa. So, yan. Pareko. Si, yung kasama ko, si Charles, tuhod ang kanya. Tapos, ang kanyang tama. Tapos, tinulak niya ako. Hindi naman kagustuhan din ng tao. Pero kasi, yung impact, paharap. So, natulak niya ako paharap ng motor. Nasubsub ako sa manibela. Kaya tumama ito sa lupa. Pero ang kagandahan lang, mababaw lang. Kasi nga mabagal lang kami. Siguro ang takbo namin ay 20 to 30. Kasi nagkukwentuhan nga lang kami. At yun nga, eh biruin nyo naman yung palay eh. Yung palay, binibilad, tinakpan lang ng luna. Ulitin ko ulit ha. Tinakpan ng luna, yung kalahati ng daan, tinakpan ng luna. Tapos, yung kalahating daan na yon, yung mga bato na kinalat, tumawid pa ulit sa kabilang daan. Ay ang linya lang, ay ang daan lang dito sa atin ay two-way. Hindi naman siya talagang main road na four lanes. Antindi mo rin. Ako ang kinakwento ko sa inyo, totoo. Ano lang siya, two lanes lang doon. Tapos patakip silim. Nag-aagaw baga yung liwanag, tsaka yung dilim. So, hindi naman natin inaasahan, hindi ko rin kagustuhan, at sino bang may gusto. Tama kayo, ako naman eh. Natabangan ko yung bato. Ay di, yung una,
unang bato kasi nakapila-pila yung mga bato. So gumilid na akong ganyan. Ang alam ko, hindi ko natatamaan. So mayroon palang isang nakasingit o may maliit na bato na naka medyo tinamaan ng gulong ko. Yung pangalawang gulong, ay yung unang gulong naiwasan ko. Yung pangalawang bato, tinama. Tapos tumama na kami sa bato, nagwigil akong ganyan sa motor. Ako kasi nagmaneho. Nagwigil ako, pagwigil ko, tumama ulit ako sa pagbaba ko ng pagdiretso namin na ganyan, tumama ulit yung gulong sa bato ulit, kaya natumba na kami. So yun ang nangyari. Kaya ito ang hindi ako nakapagbag, magbablog sana ako dun. So next week na lang, kasi may lakad naman ng tropa dun buo. So mas maganda yung video natin next week. At marami tayo doon, kung marami tayong kakulitan. Ayun. At awa ng Diyos, ito tayo. So napapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi iningatan niya tayo. Though may ganun mang nangyari, pero hindi ganun kagrabe. Kasi nga alam ko na rin at yung mga consequence na siyempre pag magiinom ka, marami lang nangyari sa akin na sa pag-iinom, ganun. Kaya totally pag maganyan, hindi na ako nagiinom. Ang hirap, parang pinaparusahan mo yung katawan mo sa pag-iinom. Yan guys, dito yung sinasabi kong burol-burol na sa gilid lang rin siya ng daan. Yan. Dito ko tinisipat yung ayun o, makikita nyo naman yung talukan natin. Ayan. Yun. Teka, zoom in natin para mas makita nyo ng gusto. Yun o. Blurred lang. Yan yung dalawang bahay. Yan yung dalawang bahay. Then, may nakaanin na o. Yan. Yan. So yan, aputik talaga ngayon kasi katatapos lang ng bagyo. Yung kabila na yun, Antipolo. Yan. Tapos ito yung hindi naman high ground na pinagtitingnan namin. Kasi itong daan na to, yan, nandun yung si Blue. Ayan. Yan yung dinadaanan papunta dun sa aming bukid. Yan. Nandiyan naman sa parting yan, nandiyan ang Mary Hills Memorial Park. Okay. Yan. Pakita ko pala sa inyo guys kung ano yung tama ni Blue. Para ano, yung nadisgrasya kami. So, marami na talaga siyang ano, palitin nga rin siya ng pairings. Pero, tingnan nyo yung gasgas namin. Yan. Yan ang kanyang tama. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos, yan. Yan. Yung part na yan. Yan. Yan lang. So, talagang, oh, grabe yung putik niyo. Putik kasi doon sa baba. Tapos natanggal ang step nut. Yan, kasi patagilid ng tumba namin. So halos lahat. Puro pa kanan, kaya ang tama ko, puro pa kanan din. Ayan. So balik naman na tayo guys.